Sino nga kaya ang nagsasabi ng totoo dito kay Greg Slaughter at sa Northport Batangpier? Kahapon kasi naglabas ng official statement si Slaughter doon sa kanyang Instagram account. At dito sinabi ni Slaughter na kaya doon siya hindi naglalaro sa PBA dahil magmula nung mag-expire yung kanyang kontrata, hindi na siya inofera ng Northport Batangpier. At bilang isang restricted free agent, walang magagawa itong si Greg Slaughter. Sinabi rin naman itong si Greg na matagal na niya gusto maglaro sa Gilas at nag-o-offer siya pero hindi man lang daw siya sinasagot. Samantala, pagkatapos ilabas ni Slaughter ang statement na ito, sumagot ka agad ang team manager ng Northport Batangpier na si Bonnie Tan. Ayon kay Tan, hindi totoo na hindi sila nag-offer ng kontrata kay Greg. Pinakita niya sa Spin PH yung resibo ng kontrata ang ino-offer niya at sinabi ni Tan kaya hindi sila magkasundo dahil ang hinihingi raw ni Greg ay lampas doon sa maximum salary allowed ng PBA. Sinabi ni Tan ang gusto raw ni Slaughter na siya ang maging highest paid PBA player at sinabi rin daw ni Tan na milyon-milyon ang hinihingi ni Greg Slaughter kaya hindi matuloy-tuloy yung kanyang kontrata at hindi siya mabigyan ng Northport dahil ayon kay Tan, ayaw labagin ng Northport yung rules ng PBA. Sinagot naman ito kaagad ni Slaughter at sinabi ni Greg na hindi totoo na humihingi siya ng napakalaking salary. Yun daw inoffer sa kanya ng Northport Batangpier ay kalahati lang doon sa nakukuha niya yung sweldo doon sa kasalukuyan niyang kontrata. At sinabi niya na kaya lang daw yung ginawa ng Northport para ma-retain yung rights niya bilang isang restricted free agent. So magulo ang sitwasyon dito ngayon kay Greg. Kaya ang masasabi lang natin, kinakailangan maayos to kagad dahil siyempre si Greg Slaughter tumatanda na rin at as much as possible, gusto niya siyempre maglaro sa PBA. Ang tanong na lang kung ano ang gagawin ng Northport Batangpier para maayos ang sitwasyon na ito. Ang Barangay Ginebra ngayon ay merong first round pick dito sa darating na draft. Pero kung gusto ng Gene Kings talaga na mapabata yung kanilang lineup at kumuha ng mga exciting rookies na makatutulong dito sa koponan ni Coach Tim Cone, pwede nilang i-trade itong si Prince Caperal at magdagdag pa ng isa pang player o di kaya isa pang pick para makakuha ng additional na first round picks dito sa darating na draft. Kasi marami nagsasabi na itong darating na draft magiging malalim at pagkakataon na ito ng Barangay Ginebra para mapalakas yung kanilang lineup. Of course, competitive na ang Gene Kings ngayon. Pero hindi na bumabata si L.A. Tenorio, si Stanley Pringle at si Japheth Aguilar maski na ito sila Jody Vance. At of course, gusto siyempre ni Coach Tim Cone na as much as possible magiging competitive ang Ginebra lalo na dito sa darating na Philippine Cup. So sa ngayon, kinakailangan ng Barangay Ginebra pag-isipang mabuti kung dapat ka nilang i-trade dito si Prince Caperal para makakuha ng isang draft pick. Kapag ginawa nila yan, unang-una makatutulong yan sa Ginebra dahil maraming mga young players na pwede silang makuha. Pangalawa naman, ito si Caperal, baka kinakailangan niya talaga lumipat ng team para mapaganda ang kanyang performance. Kasi ever since kano dumating si Stan Hardinger, medyo bumaba ang game ni Caperal at kung siya ay mapupunta sa ibang team, baka maingganyo siya ulit na magpakitang gilas na kaya niyang gawin yung mga dati niya nagawa nung siya ay nanalo bilang most improved player. So sa ngayon, lahat ng ito ay nasa planning stage pa lang. Pero tignan natin, dahil habang lumalapit yung deadline ng pag-apply sa PBA draft, parami na rookies na nag-a-apply dyan. At syempre, titignan niya ni Coach Tim Cone at ni Al Francis Chuba at kung makakita sila ng pagkakataon na madagdagan yung first round picks nila, ay syempre makatutulong yan sa Barangay Ginebra. So abangan na lang natin kung one day baka marinig natin na ito si Prince Caperal ay na-trade na. Okay, ang latest naman dito sa backcourt situation ng San Miguel Beer, hindi ite-trade ang SMB itong si Jericho Cruz kahit sabi ng anong marami ay sobra-sobra na yung kanilang mga guards. Pinigyan ng 3-year contract ng San Miguel ito si Jericho Cruz at ibig niya sabihin, alam na ng San Miguel Beer bago pa man pumirma ito si Cruz na loaded na yung kanilang backcourt. Ang ibig niya sabihin, kaya nila ito binigyan ng 3-year contract dahil gusto nila ito na manatili dyan at malamang ang magiging rotation nga na itong si Jericho Cruz at si CJ Perez at ito si Terrence Romeo at si Chris Ross doon naman sa point guard. Sa ngayon, ang balita mukhang ito si Simon Enciso ay baka manatili muna sa San Miguel Beer bilang backup. Kasi kung totoo nga na ititrade nila si Von Pesumar at si Paul Samar, gugustuhin ni Coach Leo na itong si Simon Enciso ay nandyan in case nga naman na ma-injure ito si Chris Ross o di kaya naman si Terrence Romeo.
Hindi naman lingit sa kalaman ang mga San Miguel fans na itong si Terence Romeo at si Chris Rose ay madalas na i-injure, kaya kinakailangan ng San Miguel Beer ng merong isang backup katulad ni Enciso. Medyo nahirapan nga ito si Simon na mag-fit in sa San Miguel, pero umaasa si Coach Leo Austria na makapag-a-adjust na ito. Samantala naman ito si Pesumal at si Samar, ang tanong na lang siguro ay kung saang team sila mapupunta. Malamang depende yan kung sinong mga teams ang interesado makipag-trade sa San Miguel Beer, pero asahan natin na yung trade value ng dalawang players na ito ay medyo mababa dahil halos hindi sila nagamit dito sa nakaraang konferensya. Ganun pa man ito si Pesumal at si Samar, kung bibigyan ng playing time ay magkakaroon naman yan ng contribution kahit saan team sila mapunta. Dito nga lang kasi sa San Miguel hindi sila nagagamit ni Coach Leo Austria, kaya sa ngayon mas makabubuti mismo kay Samar at kay Pesumal na sila ay lumipat ng team para sila ay magkaroon ng playing time at mapakita kung ano kaya nilang gawin para sa kanilang karera at para saan man team sila na mapupunta. Ayon kay Coach Yeng Yao, babalik ng Pilipinas itong si Kiefer Avena sa May 10 at dito nila pag-uusapan kung ano magiging plano niya para dito sa NLEX at pati na rin doon sa kanyang karera sa Japanese Basketball League. Para doon sa mga sumusubaybay dito, ito si Ravena naging maganda performance sa Japan at humanga ang marami doon sa kanyang playmaking at scoring. Yun nga lang, meron kasing agreement ito si Ravena dito sa NLEX na maglalaro lang daw siya for one season dito sa Japan at pagkatapos doon ay babalik na sa NLEX para mag-compete para sa PBA. Pero ganun pa man, sinabi ni Coach Yeng Yao na sa bandang huli daw, si Kiefer Avena ang magde-decide dyan. Dahil, sinabi ni Coach Yeng Yao, na sa tingin naman niya, kung gusto ni Kiefer na maglaro sa Japan, ay papayagan nila ito at hindi siya pipigilan. Binigyan na nga ng blessing ni Manny Pangilinan itong si Avena na maglaro sa Japan, at kung gustuhin niya na dun manatili, ay okay lang sa NLEX. Actually, maganda naman ang naging performance ng NLEX at nakapag-adjust na sila kahit wala si Kiefer. Pero syempre, iba pa rin kapag nandyan ito si Ravena, lalo na at kinakailangan ni Kevin Alas ngayon ng katulong sa backcourt. Si Kiefer mismo ay wala pang comment tungkol dito sa sitwasyon na yan. Pero sinabi naman ng mga sources na ito si Ravena ay handa makipag-usap sa NLEX at kung ano man ang magiging desisyon niya, syempre magpapaalam yan sa NLEX. At dito natin pinakamakikita ang pinagkaiba ng sitwasyon ni Ravena at ni Bobby Ray Parks. Sa ngayon, sinabi ni Coach Yeng Yao na kung ano pa man ang mangyari, ay nakahanda ang NLEX. Kung babalik si Kiefer, syempre mabuti yan. Pero kung hindi siya babalik at magdesisyon na sa Japan na maglalaro, hindi siya pipigilan ng NLEX Road Warriors. At handa naman daw ang NLEX na mag-adjust para gumawa ng paraan para sila ay makakuha ng mga players na pwedeng pumalit dito kay Kiefer Avena. Sa ngayon, intayin natin kung ano mangyayari sa May 10 dahil pagdating ni Avena, doon mag-uumpisa ang discussion nila ni Coach Yeng Yao. Shoutout muna sa Jesus Yumol family at happy birthday sa May 3 kay Jennifer Yumol at sa May 5 naman kay Jenica Jerose Yumol at happy birthday din kay Rose Lily. Shoutout kay Ronald Caparas, Bright Tuna, Reynaldo Angeles, Carlito Ipaw Ona family, Scout Ranger, Dennis Elena Laila at Bonbon Lansang, OG Santillana, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, Enrico at Presi Ang Sioko, JJ Sibum, Santillana at Tagle Family, Julius Benedict at Jason David, Rico Olarte, Lenod Ugaitans, Ronald Barbosidad, Jose Juntilla, Dexter Domer, John Cantos, Brian Andres, Katsakino Dukusin, Black Orchid, Dion Mercado, Raven Banyes, Ireneo Salangsang Family, Judy Villarosa, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Edwin Carmona Jr., Joseph Pineda, at RG Bueno at Dalina Family.